morning. Day number 5. Bontoc Mountain Province. As usual, malamig pa rin. Hirap maligo. Malamig. Tingnan lahat ng tropa. Dito sa Bontoc. Nag-ikot-ikot ako dito. Dito sa amin, Tinuluyang Hotel. Nakita ko yung mga Saturday, iano ko na lahat ito, kaya wala na doon sa bahay. Kung ano, pumunta tayo para tingnan ninyo ang pagawaan. Ito, iyan ang regalo nila. Pagkatapos ito, lutuin nila. Yan ang iyano nila sa mga tao. Iriregalo nila. Ginaganyan niya siya, parang ini-smoke meat niya siya ng mga pagkatagal para hindi masira. So ngayon, pagka nakapreserve na ng ganito, ilang taon niya pwede? Kahit na ilang taon, basta nakasabit yan. Hindi yan masisira, hindi mamumula. Hindi rin uuuri niyan. Hindi uuuri. Normal lang na may uo doon. Pero hindi ano yun. Hindi yan madumi. Kung gusto ninyo, punta tayo. Ito yung hindi pa yan ang
Ito, ate, ano ito? Ito yung mga tira-tira din sa paninda, no? Mm-hmm. Yan ang hindi, dito, sir. Doon, sa labas. So, ganito ang gagawin natin. Kaya pumunta tayo sa bahay ni Ate Martina. Tuturo niya sa atin. Papakita mo paano. Andito tayo ngayon sa harap ng smokehouse. Hahanguin natin yung ginawang itag. Ito pala, ayon kay Kuya Leoncio, ang itag daw ay naabot ng 1 week. Papausukan nila dito sa kanilang smokehouse. Pausukan nila rito sa loob na isang ring bago nila. So after a week, kukuhanin nila ito. Kukuhanin nila and then sa kanila ipapak. Pero bago daw ilagay dito, 3 days daw ito na minamarinate sa asim. So after that, after 3 days, saka nila tutuhugin dito at ipapasok. Then after a week naman, ito ang magiging resulta ng kanila. Itag. Amoy pa lang, masarap. Genuine na smoked pork. At sabi nila umaabot daw ito ng ano, pag properly processed, umaabot hanggang 1 taon. 1 taon ang inaabot nito ang kanyang shelf life at hindi nabubulok. Pwede din sa ipipressurize natin yung itag, nilagay dun sa pressure cooker. Bago, after that, pag malambot na, ilagay natin dun para ihabon natin. Ah, ilalagay naman dito sa kaserola. Ano to ate? Tubig lang para sa manok. Para. Pinapatay lang sa pamamagitan ng mga blow ng pamalo. Ng pamalo. Mm. Hindi siya yung hindi pala siya yung process ng luto na akala natin. Kasi ang akala natin before is ano, pinikpikan yung pala yung luto. Ang pinikpikan pala halo ng itag, itag at manok. Manok. Ito, kaya naka blowtorch naman siya. Kasi instead na before kasi tayo kasi in modern way ginagawa natin it's in boiled water. Sila sa apoy ang ginagamit nila. Eh ito, meron tayong blowtorch kaya yun ang ginagamit. Pag tinawag palang pinikpikan, dati
ang pagkakalam ko sa pinikpikan, manok na yung pinalo hanggang mamatay. Ngayon, dito lang namin nalaman. Dito ko lang nalaman ang pinikpikan pala. Isang luto na kombinasyon ng itag o yung smoke na baboy at yung manok na kinatay na pinagpapalo hanggang sa mamatay. Binutor, sinulplete, and then paghahaluin pala siya. Yung pala ang tinatawag na pinikpikan. Ganun pala yon. Kakaintindi ko doon. Pag sinabing pinikpikan, manok lang pala. Habang naluluto yun, niluluto niyo yun. Ate Martina. Ate Martina. Niluluto, hinihintay ko yung ating itag na may halong manok. Yung tinatawag na pinikpikan. So as of now, habang naamoy mo talagang ramdam mo na masarap yung niluluto. Itahin lang natin mga 20 minutes pa. 20 minutes pa para yan natin ang result. Okay, hintay lang tayo. Itag. Dito sa Benguet. Hindi, ano na ito? Ito na, kain na tayo.